Hi guys, it's Bipin again. Welcome back to my channel. It's been a long time. Busy. Anyway, update tayo sa schedule natin ngayon. Nangyayari ngayon is namatay yung aking pasyente last year during my vacation sa December 26 at na ay mga ganun. Nawala siya. So, I've been working for her like mga apat na taon. Apat na taon ako nag-work sa kanya. Tapos nawala siya. Yun yung pinakamahabang hours ko dun. Yun bali kong full time ko na job. So, ayun, nawala siya. So, I have to go back to apply again. So, ang nangyari ngayon, ang ginawa ko para naman hindi mangyari ulit na biglang mawala ng trabaho. So, dinivide ko yung araw ko. Ang ginawa ko ngayon is nag-work ako sa tatlong pasyente. So, 2 days sa isang pasyente. Another 2 days naman sa isa pang pasyente. Then, another 2 days or minsan 3 days sa isang pasyente. Yung isang ano ko, isang pasyente ko na tatlong araw. Minsan, tatlong araw, minsan 2 araw yun. So, depende. Para naman meron akong full time. Tapos, meron din akong pick up. Nagpipick up din ako sa gabi. Kasi, halos araw pang day shift yung trabaho ko. Minsan may nagre-request na magpapareleave ng gabi. Yun, nagre-relieve ako ang kagaya ng kagabi. Nagtrabaho ako kagabi. Tapos may pasok ako ngayon. Buti na lang at yung pinasukan ko last night, yung pasyente natulog. Natulog lang. Isang beses lang siyang nagumising sa in the middle of the night, mga around 12:30 sa midnight. Tapos yun. Pinalitan ko lang siya ng kanyang pull-ups. Tapos natulog naman siya uli. Pinainom ko pala ng gamot kasi may mga ano sila, lalo na yung mga may Alzheimer's or yung may mga dementia. Yun, may mga gamot sila na ganyan na oras kasi nga in pain sila yung iba, in pain na. So yun, natulog lang at na swerte naman at ganun na ang nangyari. So nakapag ano ako, nag-off ako ng 6 o'clock this morning. So nag-work ako ng 7 o'clock last night ng gabi. Pasok. Off ako ng 6 o'clock in the morning ngayon. Ngayong araw na to. Tapos, meron akong 3 hours na gap. Kasi ang pasok ko sa isang ano ko, trabaho is 9 o'clock pa. So, 6, 7, 8, 9. May 3 akong oras na free time. So, ang ginawa ko kanina, isang oras, nag-nap ako kanina. Tapos, yung isang oras ko, pinang ano ko, nag-coffee ako. Ito. Coffee. Bumili akong kape. Tapos, juice. Yung beets na juice. Healthy to. Healthy. Tapos, meron akong ano dito. Ang sa Bisaya nito is shakoy. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Sa amin, shakoy to eh. Yan o. Twisted donut dito sa kanila. Twisted, kasi twist eh. Twisted donut. Sugar donut. Yan, masarap to. Shakoy. Ganun din ang lasa. Parehas lang. Tapos, papasok ako ng 9 o'clock ngayon. So, gaantay lang ako ng oras para mag 9 o'clock. So, papasok na sa kanila. Itong pagpasyente ko naman ngayon, ang ginagawa ko dito during the day, ano lang, sinasamahan ko lang siyang maglakad-lakad sa labas. Tapos, companionship lang siya. Kasi, nakakapaglakad. Very sharp pa yung mind niya. Tapos, pinagluluto ko siya. Tapos, syempre, linisin mo yung, i-arrange mo yung room niya. Konting laba-laba. Konting laba-laba. Yun lang. Tapos mag-aantay na ng ano. Mahilig kasi itong makipag-usap. So, nakikipag-usap siya sa akin about sa mga ano. Mahilig siya sa, yun yung trabaho kasi niya, stockbroker. So, about sa mga stocks, eh, meron naman akong may share na kaalaman about sa mga stocks. Hindi naman ganun ka, ano. But, ano lang, medyo, may alam konti. So, natutuwa siya. Yun. Hanggang dito na lang at i-update ko kayo sa ulit next time. So, hanggang sa muli.